Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ako sa loob ng bahay ng mga RIR at saka mga native chicken. At dito lang kasi ako pwedeng magkaroon ng maliwanag na mukha. Kasi doon sa bahay, madilim. At dyan sa labas naman, sobrang liwanag na hindi mo na ako makikita. Kagaya nung nakaraan kong video, sabi ko, ay medyo malabo. Pero sige, upload ko na. Ngayon, ang topic natin ay tungkol sa egg business pa rin. At sa pag-wholesale pa rin. At ngayong araw na to, no, sasagutin ko lang yung tanong ng isang viewer at possible na subscriber ko na rin siya. At ang sabi, ang tanong niya, kung paano daw yung expenses kung mag-wholesale siya. So alam naman natin na lahat ng produkto may markup, di ba? So sari-sari products, intimate apparel, mga shoes, di ba? May mga markup ng mga 'yan. At depende dun sa product kung magkano yung markup nila, no? Pero dito nga sa dito sa itlog naman, usually, no, 5 to 10 to 15 to 20 pesos. Ang markup depende doon sa layo ng lugar kung mag-wholesale ka. Depende doon sa layo ng lugar at depende doon din sa dami ng trays na dadalhin mo doon sa lugar na 'yon, no. Kasi kung maraming trays na ano dadalhin mo, pwedeng mabawi, no, yung doon sa yung markup kahit na yung hindi ka magdadagdag ng markup mula dito sa lugar mo. Kung mababawi naman dun sa dami ng trays na itlog na dala mo. Kasi yung iba, no, dagdag sila sa markup para yung expenses nila mabawi. Parang ganon. Or hindi mabawasan yung gross income nila para yung ine-expect nilang net income ay hindi rin mabawasan. Pero, magandang gawin mo bago ka mag-start na mag-wholesale, yun nga, mahalaga pa rin ang egg marketing. Ang egg marketing kasi, hindi lang yung mag-advertise ka ng product mo, pero, maganda rin yung nag-scout part pa rin yon ng yung pag-scout mo ng ano ng sa mga customer mo, si yung possible na customer mo, makikita mo na rin doon kung magkano ang bigay sa kanila ng mga ibang supplier. Makikita mo yung wholesale price ng itlog na binibigay sa kanila. So doon ka mag-iisip kung ano, kung makakasabay ka ba sa kanila, lalo na kung nakita mo na yung presyo sa layer farm. Kasi kung makita mo yung presyo na reset na current price doon sa market, doon sa ano yung inexpect mo na magiging market mo, no, makakapag-decide ka kung nakita mo na rin yung presyo na pambigay sa iyo, no, yung farm gate price ng layer farm na bibilin mo, no, ganon. So doon ka mag-decide kung anong gagawin mo para mabawi mo yung expenses mo. Kasi ang pag nag-wholesale ka, di ba, meron kang pahinante. Siyempre, alangan ikaw ang mag-drive, ikaw pa rin ang magsasalin, magsasalin sa itlog. Eh, napakaraming tray yan. So, tapos, kung hindi ka sasama, no, at may makapagkakatiwalaan kang driver mo, and then pahinante mo, ganyan, na sila na yung mag-collect dun sa ano. Depende, no. So, babayaran mo ang mga yon. So, kailangan may naka-separate na para sa sweldo nila, unti-unti kung paano gagawin mo. And then, sa maintenance, di ba, ng sasakyan mo. Oh, magsiseparate ka din. At pagkain ng, ano, ng magde-deliver. Kasi kung malayo, kailangan nilang mag-lunch sa labas, ganon. Or mag-breakfast na rin. Kasi kung maaga silang aalis at napakarami nilang i-deliver, kung ilang libo na yan na tray, di ba? So, yun yung mga ano, yun yung mga possible na expenses, no. Pero yung mga expenses na yun, hindi kailangang in toto na idadagdag mo na kaagad doon sa sa bayad ng per tray ng itlog. Kasi kung ganun ang gagawin mo at yung dinatnan mong market doon mas mababa kaysa doon sa presyo mo, mamumroblema ka, magkukwenta ka pa doon, ano to, kuko. 'Di ba? Kakayanin ba? So mas maganda pag lumabas ka na. Alam mo na na okay kung yung expenses ko limbawa. Kasi yung karamihan ng mga negosyante at karamihan naman ng mga nagda-drive ng sasakyan, no, di ba? Alam nila kung ilan ang nagagastos ng sasakyan nila bawat kilometro.
So more or less, makukompute mo kung ilan yung, magkano yung gas na magagastos, no? Ang anuhin mo na lang, dadagdag mo na lang sa computation mo dun sa expenses mo ay yung sa maintenance mo, yung ano, yung bayad sa pahinante mo, pagkain nila, ganun. At kung meron ka pang ibang gustong idagdag sa expenses, ganun, edi at least makukompute mo, no? Makukompute mo. And iyon, ang kinaganda ng marketing na sinasabi ko, pag nakita mo yung presyo doon at na-compute mo na rin kung magkano yung ano mo, yung pwede mong idagdag sa markup, halimbawa ha, pwede yung idagdag mo sa markup para makabawi ka sa expenses, or pwede magkano lang ang mababawas doon sa markup kung halimbawa na sumabay ka sa presyo ng mga nandun sa lugar na yon, diba? Yung mga supplier doon sa lugar na pupuntahan mo. Edi makikita mo na doon kung lugi, kung okay ba, igo mo ba, makikisabay ka ba, ganun. So yun, sa markup mo anuhin, sa markup mo gagawin yung sa expenses mo, ganun, para pag nagbawas ka na ng expenses mo, matitira pa rin yung at least yung expected na, na net income mo, yun pa rin. Pero kung makikisabay ka sa mga ano, mga presyo ng mga ibang supplier doon, competitor mo, yung magiging income mo ay okay naman, hindi kailangan laging takasan mo yung presyo para ikaw ay kumita. May mga panahon na kailangan mabawasan ng konti ang gross para ano, at least may matitirang income. Umiikot naman ng mabilis yung product mo. Ganon. Kasi kung masyadong mataas ang presyo mo, hindi ka na nga nakasabay sa mga competitor mo, masisiraan ka sa itlog, tapos malamang baka magsasawa ka kasi nga mabagal ang ikot ng mundo, 'di ba? Mabagal ang turnover ng pera mo dahil masyadong mataas ang presyo. Ganon, dahil hahabulin mo ngayon yung gross dahil para mabawi mo yung ano mo, yung expenses mo. Ang pag-wholesale ay kailangan din na, yun, di ba, analysis, tapos observe sa mga presyo sa paligid. At sana, no, may naibahagi na naman akong kahit na konting idea dito sa video ito. At salamat ulit sa mga future subscriber at sa mga sharer. Thank you, nakita ko, mayroon pa rin. Patuloy nyo sanang i-share ang video ko at saka channel ko, para may iba pang mga taong matutulungan na may mga tanong na pwedeng makita nila ang sagot dito sa channel ko. At sana, no, include na rin, include the Native Chicken and RIR videos dun sa mga pinapanood nyo. At maganda itong question mo kasi hindi lahat ng gustong umpisa, hindi lahat ng gustong mag-start na mag-wholesale sa itlog ay alam na nila lahat. Totoo, madaling ibenta itong itlog, madaling negosyuhin, pero syempre kailangan din na inaaral ang ikot-ikot nito, yung sikot-sikot na sinasabi nila. Oh, kasi habang tumatagal, marami ka pang mapapag-aralan. So hindi lang diyan sa kung paano mo mabawi ang expenses mo, kundi pati rin yung mga ugali ng mga customer mo, mga retailer mo. Salamat sa tanong. At yung mga bago, sana huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, paki-hit ang notification bell na rin para sa susunod na mga upload ay ma-notify kayo. At sana, pagpalain tayong lahat.